So yun mga ka-eksperimento, nandito na naman po tayo muli. Ang inyong eksperimento YouTube channel. So bagong lahat, shoutout nga pala kay Paulo Angeles, isa sa kapatiran natin mga tres. So yun, dito ipapakita po natin yung isa sa lugar na kung saan nag-set up tayo ng internet sa kanilang bahay. Dito po totally dead spot talaga. Papanood nyo sa nakaraang video, pinakita ko yung location nito na talagang totally dead spot. Walang signal ng cellphone, kahit one bar. Pero nagawa natin ang paraan at gumamit tayo ng, ang ginamit po natin dun ay modified black antenna. So explain ko lang po sa mga nag-PPM sa akin, ng mga nagtatanong kung magkano daw yung setup ng ganito. So ang tanong, ang sagot ko po dyan, depende sa location nyo at sa inyo, sa gusto nyo ng mga gamit. Kasi yung iba, doon sa ibang pinagkabitan ko, nalaman nung iba na bakit ganun daw yung price, mahal tapos may mura. So yun po, depende po sa gusto nyong setup at quality. Siyempre pag, so yun, siyempre pag medyo mahal, maganda din ang quality. So pag medyo mura, medyo alam nyo nang mangyari niyan. Kasi nakadepende po tayo sa mga setup, tapos gusto nyong gamit or gamit, saka yung location nyo, kung mahirap ba yung papahirapan ba tayo makahanap ng signal. So iba-ibang klaseng antenna po ang gagamitin dyan kung medyo mahirap ang signal. Kaya nakadepende po yan sa location nyo, sa setup nyo, yung price. Kayo naman po ang bahala dyan eh. Kayo pa makakapag-decide kung anong gusto nyo setup. So ako, u-order lang po ako ng mga gamit at kakabit natin sa inyo. Nakadepende pa rin po sa inyo kung anong gusto nyo yung quality at yung mga kasama na sa package. So basta mag-PM na lang po kayo at paliwanag ko na lang po sa inyo kung, para hindi na to humaba ang video na to. Kasi marami pong ano eh, hindi daw pare-pares yung price. So basta yon, tulad nito, mga ang iba gusto may telepono kasama, magagamit po natin yan, makakapagtawag tayo, pwede tayo makapag-text. May mga tricks po yan na tinatawag. So hindi ko na to patagalin, pakita ko na po yung setup doon sa sinetup pa namin na isang lugar na totally dead spot talaga. So yung mga napanood nyo kanina, mula kanina pati itong video na to, background video ko lang po yan kasi ayoko na mag-run sa camera. So hindi po yan talaga yung bali, isa rin yan sa mga sinetup ko. Pinapakita ko lang po sa inyo yung mga ibang sample. So let's go na tayo sa talagang setup natin. So yun mga boss, katatapos lang namin mag-install dito sa walang signal, no internet connection, pero nagawa namin ng paraan gamit po itong black, modified black antenna. So bali minodify po ang loob niyan. Minodify po, tapos inispray na ng kulay itim para palatandaan po na minodify na siya. Hindi na siya yung original na pagkabili. Mayroon po kasi dito ang signal, so pasok tayo sa loob. Tingnan natin ang setup. So yun mga boss, ang kasama sa package ay yung original White Mamba, saka itong backup power niya, backup power supply, original power bank, teklas, malaki po yan. Pag burn out, pwede po yan ikabit. At ito yung 12 volt supply niya, pang backup lang po yan pag burn out. At ito po yung telepono niya, ayan po. So yan po yung telepono niya, may kasama pang telepono niya, gumagana po yan. Mula noon,
Kung mapapansin nyo, naka 2 bar lang siya, pero yung sagap niya, LTE CA 4G Plus. So, hindi ko na yan dinan, nilock sa van, bad luck. Hindi ako tawagin, kasi pag nilock ko yan sa van, ay nagiging 4G lang siya. So, nakasit lang siya sa auto. So, ayan po. Sinubukan natin mag-speed test gamit yung pass. Nakakuha po siya ng 8.4 Mbps. So, yung dati po, walang signal. Kahit dito, wala talaga dito. Walang signal ng cellphone dito. One bar. Pero sa taas, siyempre gumamit tayo ng antenna. May wave ng signal. So, kaya nakakuha po tayo ng ganyan. So, dito naman, sa set na to, sinet ko lang siya sa auto. Kasi kung nilalak ko siya dito sa mga band na to, halimbawa, NPE, B1, band 4, band 41, nagiging ano lang siya, 4G LTE. So ngayon, mas maganda yung auto dito sa mga ganitong lugar kasi kung saan malakas, automatic siya magkukunik dun sa malakas. So, nagkukunik siya ngayon sa ito, sa LTE, CE, 4G Plus. So, mas maganda yung ganito. Sa sentro, applicable yung mga band locking, kasi mga congested siguro, pero dito hindi applicable kasi pag nag-band locking ako dyan, magiging 4G lang yung sagap. So, mas maganda yung 4G Plus. So, yun. Ano pa ba ang pwede subukan natin dito? So, yun mga boss, pinasubukan natin na may tumawag sa telepono para makita natin na functionable. So, ayan, sasagutin na po natin na yun. Nagdaring po. Sagutin natin. Hello. Ano, kumusta dyan? Malakas din ba yung ano, signal? Ha? Ano? Ah, okay. Ah, sige na. At pinasubukan ko lang kung makontak talaga ito. So, ayan mga boss, pag may tumatawag, nagiging 3G siya. At gumagana yung GSM. So, ayan, nagkukulebre siya. So, pag... Ayan, nagkukulebre siya. So, pag binaba ako to, bababain ko na. So, nakain na yung call. Babalik yan sa... Magbabago yung signal. So, yun. Medyo naging 4G na lang ngayon. Loading kasi yan. Maya-maya na ano yan. 4G Plus. Tignan natin. 4G LTE. Iba na pag-usapan na natin to. So yun mga ka-experimento, so hindi ko napahabain yung video, bali kung may mga katanungan lang, katanungan po kayo, sasagutin ko naman po yan. Wala po yung bayad, ang pagtatanong nyo, libre po yan, sasagutin ko po, magpapakabit man kayo, or hindi, basta may mga katanungan po kayo tungkol sa pagkabit or pag-install ng mga antenna, i-PM nyo lang po ako dyan sa Facebook account ko. Eksperimento para hindi natin masyado humaba yung video. So kahit ano pong katanungan nyo, basta may alam ako at masasagot ko yan. Kung mag-abil kayo, kahit hindi kayo mag-abil, magtanong lang po kayo, baka may problema kayo sa internet sa bahay nyo o signal nyo, sasagutin ko po yan. So maraming salamat po, sana mag-subscribe and like, share din kayo sa mga ginagawa kong video. So, baguhan lang po kaya medyo nangangapa pa sa mga pag-edit ng video. So, once again, maraming salamat po. Experimento Channel.